showbiz fanatics. Aba, isa na naman pong another fact check na naman tayo sa isang news kung saan si Alden Richards di umano ay binugbog ni Daniel. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video, updates po natin kay Miss Catherine Bernardo kung saan nasa Uptown Bonifacio siya kasama ng kanyang pamangkin na si Lexine na talagang nagpa-haircut, ano? Ito po yung kanyang mga post sa kanyang IG, sa Instagram stories and Instagram post ni Mami Min at ni Miss Catherine Bernardo. Talagang mas more po, no, yung kanyang oras ngayon sa kanyang family, na bagay na dati medyo lessen dahil po parang mas marami pa yung pagsasama nila ng ex-boyfriend niya kesa po sa kanyang family. Siguro po ito yung pinaka-biggest learnings na natutunan niya, no? And ngayon, mas bumabawi siya lalo-lalo na sa kanya mga pamangkin. Ngayon, si Lexine, they are from Uptown Bonifacio. Ilang minuto pa lang po ay pinost yan ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG stories. So, talagang parang may pinaghahandaan si Catherine bago po ito pong ano na to, no? And of course, congratulate din natin si Miss Catherine sapagkat siya po ang may pinakamaraming mga endorsement, no? Ayan, nakalagay po yan sa ano na yan, sa screen po natin. At siya na po ata yung pinakamarami. Dati kasi parang si Miss Ann Curtis pero this time, siya na po. At although, naagaw na rin po ni Miss Ann Curtis yung most followed artist sa Instagram dahil parang mas lumamang ata si Miss Ann na mas mataas sa kanya ng konti lang naman. So anyway, eto na pag-usapan natin yung ating pong proper topic for today's video dahil nakaka-alarma po, no, sa isang online site na ang title po ng online site na ito ay Showbiz Finds. Nadagpuan ko po ito. Sabi ng title, nakakaawa Alden Richards. OMG! Daniel, binugbog si Alden Richards. Akin lang si Catherine. My God! Ito po yung isa sa mga nakakalokang mga thumbnail sa YouTube at saka sa Facebook, no? Tapos kapag binuksan po ninyo, talagang halata talaga na pinabricate or parang kinreate lang yung story just to gain more views. So, as of this moment, mag-chinek ko siya kasi naka-screenshot lang po yung kanyang story and then parang may link po kayong kailangan i-press para mapanood niyo yung buong story. And then nakapaloob nga doon na parang itong si Mr. Daniel Padilla di umano ay naglaseng at pagkatapos nga po dito ay binugbog si Alden. So pag po pinag-aralan niyo yung video na yun, masasabi niyo talaga na hindi totoo Miruin ninyo, sabi si Mr. Daniel daw uminom, naglaseng, sinugot si Alden. Paano niya na po magagawa yun? Hindi niya naman alam ang schedule ni Alden. At the same time, si Mr. Daniel Padilla po is parang sa mga nangyayari ngayon, ang tangi lang talaga niyang ginagawa is mag-concert, 'di ba? Doon sa concert niya, doon niya ni-express yung kanyang emotion And I don't think na magaganap 'yan, lalo-lalo na po kay Alden Richards kasi in the first place, napaka-dignified na tao ni Alden. At the same time, hindi niya po bibigyan ng panahon si Daniel Padilla para lang po magpang-abot sila dahil kay Catherine Bernardo. Kaya po if ever na mapadaan sa inyo sa news feeds niyo po 'yan, wag niyo na pong buksan dahil this is really a fake news. Napaka-imposible pong mangyari yan dahil unang-una sa mga pinupuntahan po ni Alden is may mga guard pong kasama yan, may mga nakagwardiya dyan kung paano po mangyayari yun, diba? And napakalayo lang sa tunay na buhay na mangyayari yan dahil parang sobrang baba naman na ng pagkatao ni Daniel kung gagawin niya yun kay Mr. Alden. At the same time, pwede rin po siyang madimanda kung sakasakaling sasaktan niyang isang Alden Richards, diba? Kaya po talagang nakakaloka lang yung mga ganitong balita at wala pong ganyang pangyayari, no? Dahil hindi rin naman hahayaan ang kampo ni Mr.
Alden Richards sa maganap yan. Dahil syempre, may iniingatan din pong imahe. At napaka-imposible din na hindi rin po yan ma-headline sa lahat ng online site. Lalo na po yung mga paparazzi na mga showbiz online. Napaka-imposible hindi po nila yan ilabas sa kani-kanilang mga channel. Kaya po, ngayon pa lang, pina-fact-check ko na kayo para kung sakali mapadaan sa news feeds nyo, huwag nyo na pong i-share, no? Kasi nakakasira siya ng kredibilidad ng isang artista. At dahil dyan, mag-komento or mag-react tayo sa mga komento ninyo. Sabi ni Mr. Mark Pomento, huwag nyo na kasi ibalik ang tapos na. Sabi nga ng pelikula ni Sharon, walang karugtong ang nakaraan dahil kailangan mong hanapin ang kasalukuyan. Kaya I love cut din the present. Ayan. And One Tit also said, yes, basta cut din, I will support them. Pero pag i-partner sila sa iba, hindi talaga ako manonood. Basta gusto ko cut din, dun ako kinilig ng sobra. Isa ako sa cut din fan. Ngayon. So, sabi ko nga po, diba, at the end of the day, kayo pa rin po ang magde-decide kung ano po yung gusto nyong panoorin. Kung ayaw nyong panoorin nyo po lang araw dahil si Sanya Lopez nga ang kasama ni Alden doon, be it, kayo po ang magde-decide. Ngayon, kung cut din lang talaga kayo, pwede rin po kasi nasa inyo po ang huling decision. Sabi ni Ma'am si Gloria Lomeda, napaka-consistent mong magbalita. Talagang ang husay mo kung may balitang di maganda at di totoo na ipapaliwanag mong mabuti. Kaya naunawaan agad ng mga cut din fans. Updated at malinaw na malinaw, di maliligaw sa balita ang mga cut din. Ayan. Salamat po Ma'am si Gloria Lomeda sa inyo pong komento at sa inyong pagtitiwala po sa ating pong channel. At the same time, sa palagian po ninyong pagbibigay ng inyong reaksyon sa ating pong mga latest updates. And base naman po sa isa mga user natin, kahit gamitin pa ng iba si Kat at Alden, wala kaming pakialam. Dahil cut din kami. Mag-usap na kayo para sa ibang tao. I don't care, cut din lang kami. Yan, true. So talagang consistently, is cut din lang talaga. Sabi ni Ma'am si Teresita Mercurio, that's why I love cut because how she handled her relationship with her friends, so thoughtful and so understanding. Stay sweet cut, God bless you always. Alam niyo totoo 'yan. Kaya kung titingnan niyo napakaraming kaibigan ni Catherine, 'di ba? Isa rin sa mga iniyak niya nung siya po ay pumirma ng panibagong kontrata sa ABS. During those times, yung pinakamasasakit na sandali ng buhay niya, doon daw di umano niya nakita kung sino yung mga genuine friends, kung sino yung mga totoong kaibigan. Yun po yung kanyang ano, yun yung kanyang sinabi dun sa kanyang statement, 'di ba? Nung pinasalamatan niya yung mga fan, pinasalamatan niya yung mga bosses sa ABS-CBN. Talagang kasi ganun niya i-treasure yung kanyang mga kaibigan eh. Tingnan niyo po si Mr. Dominic Roque ngayon, 'di ba? Kahit ano pang isipin ng ibang mga bashers ni Catherine, basta sasamahan niya yung friends niya dahil alam niyang kailangan siya ni Dominic sa mga panahon na to. Diba? So, totoo yung sinasabi ng mga fan natin na talagang ganun siya mag-treasure ng kaibigan niya. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!